Pero meron akong tanong sa'yo, bro. Kung ikaw ang nagsimula nito, from scratch, mga ilang araw? Siguro mga ano, 1 month. One month, pinamatagal na. Pero mabilis pa rin yung 1 month na yun, kung tutuusin. Pero sige, handa na ba kayong makita ang ating camper van? Okay, game! Nako, ikaw na ipupuntaan. May nakapila na nga sa'yo eh. Okay, welcome. Check. Okay, Rob Vlog. Welcome back to another episode. Mga first timers, ito na yung pinakaantay na araw ninyo, nating lahat, especially ako, ang unang pagkakataon na makikita ko na ang finished interior design setup ang haba ni Watod. Mamaya, explain ko muna sa inyo kung bakit nag-iba na yung surroundings natin. Wala na tayo sa Antipolo. Mamaya, papaliwanag ko sa inyong lahat. So, ngayon, bro, magpakita ka, bro, ah! Ang haba ng pangalan mo, eh. Marlito, ano bang nickname mo, bro? Bato. Bato! Kaya Bato / Wood. Shop. Okay, papakilala ko muna sa inyo si Brother Bato. Ang aking buddy na si Boss Babe Annalie, yung asawa ni Boss Babe, magkapatid sila. Tama ba ako? Pareho kayong mata eh. So, kung susumahin natin lahat-lahat yung mga panahon na nawala sa atin si Watod, sinimulan siya 2 buwan. After nun, kinuha ko siya sa Antipolo dahil merong valid reason ang unang gumawa, si Coffee Break. Si Coffee Break, nung panahon na yun, bro, na siyang gumagawa, is hindi siya employed. Pero nag-a-apply siya. Pero, syempre, dahil pamilyado yung kaibigan ko, na-employed siya. Ngayon, siyempre mahirap yun eh. Pag pamilyado ka, ano ba uunahin mo? Yung hobby mo or yung pamilya mo? Eh di, kahit ako, uunahin ko doon pamilya ko. So, naiidihan ko. Pagkatapos, walang kabog-abog sa GC ng Primax. Nag-uusap-usap kami ng meeting namin kung kailan kami mag-shoot ba nila Boss Babe. Sabi ko, meron ka bang kilalang gumagawa ng kahoy? Yung gumagawa na ng mga cabinet. Sabi niya, oo. Tapos ayun ah, doon tumawid ako dito kay Bro Bato. Bakit nga ba Bro Bato? Baba story. Tama ba yung tulad ng naisip kong Bato? Hindi naman. Ito, kayo po yung gumawa din. So tatlo kayo po. Kayo po, ano pong pangalan niyo po? June, si Kuya June. Tapos ikaw bro? Mark. Si Kuya Mark. So, tatlong pinagsahan ni Puwersa. Sana hindi naman sila nagbabato habang pinagpupuyatan nila ito. Ito na rin yung pagkakataon na sa lahat ng mga nagtatanong sa akin kung saan ba pwede magpagawa ng interior ng camper van, kasi ang dami talaga nagkaka-interest ngayon ng mag-setup ng ganito. Si Bro Bato na ang ituturo sa inyo. Talagang binibigyan niya ako ng update, progress ba nung paggawa nung interior nung van. Tapos ngayon ko sa personal ulit na makikita si Watod after 2 months and 1 week. 1 week mo tinira, bro. Ha? Less 1 week? Mga 1 week. Dalawang araw. So mga 9 days. Napakabilis pa rin, bro. Napakabilis kasi kung papanoorin niyo to sa ibang bansa, yung mga gumagawa ng mga do it yourself nito, yung iba talaga inaabot ng 6 months. Pero meron akong tanong sa iyo, bro. Kung ikaw ang nagsimula nito, from scratch, mga ilang araw? Siguro mga 1 month. One month, pinamatagal na. Pero mabilis pa rin yung 1 month na yun, kung tutuusin. Pero sige, handa na ba kayong makita ang ating camper van? Okay, game! Edi, ito bro. Di ba dinala ko sa iyo, hindi nakakabito? Sabi ko, ang galing. Kasi sabi ko, na nabasa niya kung ano yung mga available na mga sliders. Na nakita mo yung mga sliders, alam mo na ganun yung setup ng mga drawers. Sige nga bro, pasilip nga ako bro ng mga drawer. Ang purpose nito, ano to, lutuan. Ito nilagyan ko para kung may pate, di ka pa ipa. Ang galing. Mabiyahay ako na wala gaanong mga bagahe kasi meron ng mga drawer. Yung sa side doon, sa gilid, nilagyan din ako. So dito, meron tayong tatlong drawer. Lutuan, tapos yung iba mga gamit. Siyempre yung mga pinggan natin dyan, yung mga may kinalaman sa paano tayo magluto, dyan side natin yan ilalagay. Pero hindi lang yan ang drawer.
maraming drawer itong van na to. Tignan nyo, no? Ganda, no? Puro kahoy, no? Boom! Okay, sige, next, bro. Ayan. Tapos, ito ang kagandahan dito sa, ano, sa upuan. So, tatanungin nyo ako kung saan ba ako matutulog. So, nakikita nyo itong bench na to. Nagiging kama yan. Hilahin nga natin, bro. Oh, di ba? Yun. Yan ang magiging kamo. Siyempre ilalagay natin 'yan ng ano, ng sapin. Kasi ito naman is pangalawang option ko lang naman 'yan na magiging tulugan kasi ang tulugan ko talaga is doon sa taas, yung ano na 'yan, yung tent na 'yan. So ito ang mangyayari talaga dito. Most of the time is magiging hindi 'yan laging naka-set up ng tulugan. Ano yan, magiging upuan ko talaga yan kasi dyan ako mag-edit ng mga vlogs natin kapag bumibiyahe dito sa table na to. Okay, tapos dito tayo, bro. Ito, nirequest ko rin to. Actually, yung iniisip ko, bro, na sabi ko na dingding nung pinag-uusapan natin na parang sabi ko parang yung mga tipong may mga tabla-tabla na ganun. Tapos nung sinandad mo ako ng picture, nagulat ako na pati pwede palang hugisan ng buong plywood yun. Nagbe-bend ba siya, bro? Naka-bend ba siya? Bend lang namin. Kasi usapan natin dati, parang ganito lang, no? Oo, parang straight lang, di ba? Ito naka-ano, na naka-kurbada. Paano yung nagawa yun? Pero 3-part na plywood yun. Na makapal yun? Mm. Yung mga plywood na dinala ko sa'yo, yan yun? Yan din. Hindi mo. So, dito, hindi ko naman alam. Siguro, ang mga ilalagay ko dyan is yung mga abubot siguro ng mga pictures ng mga pinupunta ng lugar, hindi ko alam. Basta bakante lang yan para sa kung anuman. Or siguro lalagyan ko siya ng net dito na pwedeng lagyan ng kung ano-ano, yung nauunat-unat na net. Pwede dito. Dito, same lang din, pareho. Pero sabi ko, parang pwede pang lagyan dito ng pwedeng patungan ng mga GoPro ko kung ano man habang nakahinto ako. So, isa lang yung dinanawin ko, pagsay niya sa akin, naka-layer ng gato, which is higit pa dun sa ina-expect ko na sabi ko, ito lang yun eh. Ito lang yung ina-expect kong gagawin eh. Tapos may nakita pa akong maliliit. So pwede tayo maglagay ng mga speakers dyan na habang nag-edit. At kung ano man, mga charger, GoPros, pwede natin ilagayan dyan. Tapos dito, yung ceiling natin is made of pine woods pa rin yan. Kumbaga, yung buong ceiling natin hanggang sa gilid is nakakahoy na. Ayun, magkabilaan yun, bro? Magkabilaan. Oh my. Ang titindi nyo, ha? May mga susunod na mga magpapagawa dito. So ito is, ano to, natatanggal-tanggal to. Ayan, natatanggal siya. Ang purpose kasi nyan, kapag nagpapalit tayo, kasi di ba yung issue lagi nung van, is yung bearing niya. Siguro mga after 2,500 kilometers. Umiingay na yung bearing. So, kailangan siyang palitan palagi. Kailangan kasing ihiga ito. Itong mga upuan na to na nakaganon para makita yung makina doon. So, ganyan yung design. Natatanggal siya na kadugtong nitong floor dito. Tapos, mayroon pa siyang ano ba? Dito lock to, bro? O nga, no? Push, ano? Yan. Dito ko ilalagay yung mga gadgets. Kaya yung space. Oo, di ba? Grabe. Galing, bro. Ganun din sa kabila. Silipin nyo natin sa kabila. Oo, same lang din. So, isipin nyo, yung mga gagamitin natin, yung mga gamit pang daladala ko, hindi na ako masyadong maraming bag na may ilalagay dito. Kasi nga, lahat ng mga gamit ko sa biyahe is nasa drawers na lahat. Tapos yung sa harap, ay! Ang ganda! Ay no, tignan nyo yung ceiling. Kahoy. O hanggang dito. Hindi to kasama. Nilagay lang yan. Para makita lang ninyo kasi medyo madilim na rin ha. Paggabi na eh. So dito, puro gawa sa kahoy na talaga yan. Tapos kung magtatanong kayo sa akin kung bakit wala na yung mga ilaw, eh ang gusto ko talaga ng ilaw dyan is bibili lang ako sa online. Yung mga disabit. Yung mga solar ganyan or yung mga dinidikit lang tapos ipipress lang ng ganun na yung magiging ilaw natin. Mas gusto ko kasi talaga yung ganito ng ano ba, maliwanag ba? Ah, madilim. Konting ilaw lang ang meron sa loob. Yun yung gusto kong setup niya. So ganun lang kasimple pero ang laki ng pinagbago ng interior ni Otto. Hindi na siya tulad ng dati ng van na ginagawa natin ng paraan ba para may matulugan.
sabi ko sa inyo, aabot tayo sa point na talagang camper van na talaga siya eh. So, ayan na. Ano pa ba yung mga dinagdag mo dito? Kasi dati, ano to, walang, ano yan, pamahuan. Bigyan namin. Oo nga, napansin ko dati, parang may ipit lang dito, no? Oo, nakaipit lang yan. Pinugisan mo pala talaga ng ano, no? Ang ganda. Solid na kahoy, no? Buo yan. Buong... buo, tinabas na lang. Ay, buong kahoy ba to? Kinorte lang naman. Kinortehan nyo na ganito? Kinuha namin sa buo yan, kaya matibay. As in buong kahoy, tapos sinugisan nyo ng so, pag-anon? Kung 7 inches, 7 inches yung pinanggalingan. Ang tindi. Sarap. So, para matibay siya. Oo nga, no? Saka lang kasi buga pala yan. Sabi kayo, wala palang ano, pamakuan siya. Ngayon, isara natin po. At saka ako nga pala, hindi ko pala naipakita sa inyo, meron ding mga drawers yan. Ayan. Meron din yan. Diba? Kama na. Tapos meron pa mga drawers sa ilalim. So, napakadami. So, dito sa ilalim yung ating Bluetti, power station. Tapos yung, meron pa tayong isa pa. So, madali lang naman ilagay ko saan. Ngayon, ako na siguring gagawa bro, pagdating ko sa bahay na, di ba may power station, may saksakan yan. Ngayon, may mga available doon na mga wirings na pwede kong i-screw sa mga walls ng kahoy para yung mga laptop ko ba, hindi ko na dudukutin sa ilalim, hindi ako na lang siya isasaksak. Ayos ba? So finally, na umabot din tayo sa point na sinundo na rin natin ang ating camper van na tapos na. Ang gagawin ko na lang dyan, pagka uwi, is ililipat ko na lahat-lahat ng mga gamit ko, tapos lahat ng mga in-order ko na pang-add-on sa mga kailangan, yung tulad ng mga ilaw, meron tayo dyan, ikakabit natin yan sa susunod na upload natin. So bro, syempre meron akong kaibigan na magpapagawa sa'yo si Lara. So, sa mga interesado dyan, kasi maraming mga nag-PM sa akin sa Boy First Time na page, na saan ka ba nagpagawa, magkano magpagawa, so saan ka ba nila matatagpuan? Online muna, online. O sige, tulungan kita. Bato? Sash food shop. Bato? Ano ba ibig sabihin ng sash? Yung parang ano, yung gawa ng mga pinto. Mga kahoy. Parang ano siya, kumbaga hindi sa furniture na furniture. Parang sash lang. So, Bato Sash Wood Shop. Hanapin nyo sa Facebook. Pero ipipin ko na rin sa comment section or sa description yung Facebook page nila. Dito to sa Pandi, Bulacan. Ngayon, kung gusto nyo may mini van na kayo na tulad dito sa akin at may balak kayong ipa-set up ng ganito kasi malaking decision sa buhay na yung isang sasakyan mo is ipapaganyan nyo unless talaga gusto nyo talagang gawin yung mga ganitong klaseng bagay. So, Bato Sash Wood Shop sa Facebook. Tapos, located dito sa Kupang. Kupang, Pandi, Bulacan. Kupang, Pandi, Bulacan. So, kung may mga inquiries kayo, message lang kayo. At kayo na syempre, kayo na mag-uusap ni Bro Bato. No? Yes. Ah, maliban sa mga woodworks, nagla-landscaping din kayo? Yes, swimming pool. Swimming pool? Yes, gumagawa swimming pool. Gumagawa kayo swimming pool? Kanya-kan. Ito yung pang swimming pool, Garcia Tolix. General Bato. Tapos ito yung kanilang sash. Yung paggawaan ng mga ganitong klaseng mga woodworks ba? Bro, maraming salamat. Talagang the best kayo. Natapos yun ng ganito kabilis to. Mga sir, maraming salamat din po ah. Ito ang ating mga magigiting. Itong tatlo na to ang tumapos talaga ng ating van. Napakaganda. Kung i-rate ko siya tulad sa in-expect ko, masigit pa dun sa in-expect ko na mangyayari sa kanya. Kaya, ayun, ito na yung simula ng ating pag-van life adventures. Sabi ko nga sa inyo, mga susunod natin na mga uploads is bubiyahin na talaga tayo na naka-van. So, Watod is back. Boy First Time is back. Wala na tayong ibang gagawin kundi ang chumil. Pumunta kung saan-saan lugar ng payapa lang at tahimik lang tayo mag-vlog. Pampakalma ba? Pampakalma din ninyo, di ba? Yan yung gusto nyo, di ba? Si Watod, di ba? So, ayan na yan. Kita-kita tayo next vlog, ha? Bye-bye!